Sino po dito, mga kapatid, excited ngayon? Okay po, kung naligo po tayo kaninang umaga, excited tayo, maaga tayong gumising. Mga kapatid, pumunta na rin lang tayo, ibigay na natin yung best. Tama po ba? Nagpagod na rin lang tayo eh. Gumising na lang tayo ng maaga, pumunta na tayo dito. Kapatid, ibigay na natin yung best natin. Kaya po sa mga oras na ito, naniniwala po ako may gagawin ng ating Panginoon. At ako po yung nagpapasalamat kay Lord. Sa totoo lang po, every time na ako po ipupunta dito, meron pong wow factor. Sa baba pa lang, nakita ko, wow! Okay po? May wow factor. At natutuwa din po ako, makita yung mga familiar faces. Lalong-lalo na po, yung mga nakasama namin sa area si Kuya Andy. Ayan po, hindi pa ganyang katawan yan. Opo. Pero nung nakita ko po siya, si Kuya Andy, ayun po, nagtatago. Ayun po, parang nahihiya siya. Opo. Si Kuya Andy ay kasama po siya sa PSG, Pastoral Support Group, sa area E po. At naalala ko rin po, ng mga panahon po nila, ay tumutugtog din po yan. Opo, ang hawak po niya ay bass. Opo, si Kuya Andy. Opo, kaya kung meron po kayong gathering ng mga katatayan, pwedeng-pwedeng tumugtog yan. Opo po, bass yan mga kapatid. At maganda rin po boses niya, nag-special number na po ba dito? Sample natin? Wag, baka medyo malagay sa alangan. sample. At nakita ko rin po si Sister Nemenso. Ayun po. Ang naalala ko po kay Sister Nemenso, yung anak niya, sino nga ba yun? Gina Nemenso. Kaya po, natuwa po ako. At yung mga iba po dito, pamilyar na po ako. At sa iba na hindi ako pamilyar, ay magandang umaga po sa ating lahat. Ako po pala si Pastor Moises Mendoza ng Bethel Temple Area E. At ako po ay nagagalak na ako po ay naririto. Kasama po ang, kasama ko po yung aking maganda at nag-iisa at sexing asawa. Pwede po bang tumayo? Ayan po, si Ate Sol. Ayan po. Ang yung aking anak na panganay si Hannah Ruth ay wala po dito kasi nagigitara po yun eh. Tumutugtog na rin po at may ministry sa church, so hindi po namin siya naitangay. Opo, kahit pupunta ako ng Batangas pag mag-speak, hindi ko yun masama pag may ministry yun. Si Hannah at yung pangalawa po si Joshua Riuel Mendoza. Ayan po. At ako po yung nagagalak. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga musician? Opo, sa mga tawag dito, nag-lead sa atin sa worship, para akong dinuduyan eh. Hindi, sa totoo lang po, nung sila po ay tumutugtog, napakaswabe. Okay po, para, hindi, totoo po. Wala nga, napakaswabe po. Ang sarap mag-worship. Tama po ba? Ang sarap mag-worship, parang yung tipong hinaharana nila ang ating Panginoon. Kaya sino po dito na pagpala sa praise and worship natin kanina? Amen. Ako rin po na pagpala sa salita ng ating Panginoon. Tayo na po'y dumako sa salita ng ating Panginoon. At sabi po ni Pastor Alan, ang aking dadalhin dahil po ay anniversary na po ng BGO next week. At meron po kayong yes, praise God, pinapalakpakan yan. Ha? Sabi nga po ni Brother Marbs, ayan po. Sabi po ni Pastor Alan, Pastor, encouragement, kasi meron po yata kayong ginagawa na bawat isa magdadala ng isa. O taas ang kamay dito nang wala pa. Kala nyo yung meron na, ha? O taas ang kamay dito yung wala pang dala, kundi sarili po niya. Siyempre, mahiya po tayo magtaas. Tatawa na lang po tayo. Yung mga tumawa, siguro sila po yung wala pa. Okay po, kaya tamang-tama po. Opo, itong mensahe. So, ayun po yung pag-uusapan po natin ngayon. Sabi po ni Pastor Alan, Pastor, ang dalin niyo po yung encouragement na mag-win ng soul, magdala ng kaluluwa, na may katawan, sabi nga po nila. At ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Okay po. Alam niyo po ba sa mundo na ating ginagalawan, ay nababanaag at nakikita po natin yung application ng relativism. Pag sinabi pong relativism ay ganito, nangyari po siya sa Judges. Sa Book of Judges, ito po yung isa sa pinakamatinding nangyari po sa bayan ng Israel. Yung relativism, ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang katotohanan ay relative, nakaangkla sa isang tao. Kung masaya ka dyan, kung yan ang pininiwalaan mo, yan yung katotohanan. At ayan po ang nangyari po sa Book of Judges. Walang king, wala pong gumagabay sa kanila, kapatid. Nangyari, ang katotohanan ay nakaangkla sa kung ano yung pinaniniwalaan ng isang tao. Hindi po dapat ganun. Tama po ba? Sapagkat tayo pong lahat ng naririto, mga mananampalataya, ang angklahan ng ating katotohanan, hindi po yung damdamin mo. Hindi po yung iniisip ko. Okay po, ang damdamin ay shape ng sirkumstansya ng buhay. Tama po ba? Ang kaisipan po natin ay shape din ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Kaya apektado ang mga pagtingin natin sa mga bagay-bagay.
Kapag may problema ka, kapag nasaktan ka, ang damdamin mo, ang isip mo, ay kala mo lahat ng tao ay inaapi ka. See? Example, ganon. Halimbawa, lalaki ka, nabusted ka, o kaya babae ka, iniwang ka ng ano mo, ng jowa mo, halimbawa lang. Mga kapatid, ang tingin mo, minsan may mga tao ang tingin sa lalaki, ganyan naman lahat ng mga lalaki. Nakita niyo po? So, naano siya, tawag dito, shape siya ng sirkumstansya. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay dapat nakaangkla sa iisa lang. Saan po? Saan po, mga kapatid? Saan natin matatagpuan ang katotohanan? O kanino natin matatagpuan ang katotohanan? Kay Jesus Christ. Tama po ba? Pero paano? Eh si Jesus, nasa kanang luklukan ng Ama. Nasa langit. Paano natin makukuha? Paano natin malalaman yung katotohanan? Nasa salita ng Diyos na siyang pinag-aaralan natin ngayon. Sa mundong ating ginagalawan, very evident ang relativism. Kung saan ka masaya, kung ano yung gusto mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, wag mo akong pakialaman sa pinaniniwalaan ko, totoo yan, okay, totoo ito, sige, magkilos tayo, walang pakialamanan. Pero hindi po ganon. Sapagkat ang mga mananampalataya, may pakialam. Tama po ba? May pakialam tayo. Ayaw kasi natin na ang bawat miyembro ng ating pamilya, ayaw natin na ang ating mga kamag-anak, ayaw natin ang ating mga kaibigan, classmate, mga nakakasama, mga kapitbahay ay mapahamak. Kaya naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na ang puso ng Panginoon ay dito sa lupa ay tayo? Naniniwala po ba kayo na ang kamay ni Lord dito sa lupa ay tayo? Naniniwala po ba kayo na ang paa ni Lord dito sa lupa ay tayo? Ganito lang yan, kapatid. Sinasabi natin, mahal sa isang kapwa natin, Brad or sis, mahal ka ng Diyos. Yung sinabihan mo ng mahal ka ng Diyos, may magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. What if that time siya po ay hirap na hirap sa kabuhayan? Tapos sasabihin mo, mahal ka ng Diyos. Totoo po yan, ha? Tama po ba? Naniniwala po ba tayo? Pero ganun kaya yung kaisipan ng mga taong sinasabihan natin na mahal sila ng Diyos? Nag-guess niyo po ba ang ibig ko sabihin? Sinasabi natin, mahal ka ng Diyos, kapatid. Pero sila po ay may pinagdadaanan. Sila po ay bat-bat ng kahirapan sa buhay. Ano po maisip niya? Kung mahal ako ng Diyos, bakit ako nagkakaganito? Bakit niya hinahayaan ang mga bagay-bagay na to na mangyari sa akin? Kamakailan lang. Ano po yung matinding naralindol? Sabi, estimate 20,000, lagpas na. Lagpas na ng 20,000, mga kapatid, yung patay. Hanggang ngayon po ay inaano pa nila. Pero ang punto, mga kapatid, hindi lang sa salita. Kailangan po nating sabihin at iparamdam sa kanila na mahal sila ng Lord. Tama po ba? Kasi po, talk is cheap. Pakisabi po, talk is cheap. Pag hindi po nila naramdaman na mahal sila ng Lord, mahirap ang maniwala. Kasi nga naman, nasasaktan sila. Kasi nga naman, may pangangailangan sila. Kaya naman, may mga tao na minsan aatin lang sa church dahil may nakikinabang. Pero hindi nila maramdaman. Pero kailangan tayo, tayo po yung puso ni Lord. Tayo po yung kamay ni Lord. Tayo po yung mga paa ni Lord. Tayo po yung representative. Kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, we are Christ ambassador. Tayo po ay kinatawan ng ating Panginoon. Kaya sa mundong ito, na ang katotohanan ay hindi po nakabatay dito po sa salita ng Diyos, sino po yung magsasabi na ito yung katotohanan? Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Tayo pong lahat ng mga naliwanagan. Tayo pong lahat ng mga dinala ng Panginoon mula sa kadiliman, papunta po sa liwanag. Tayo po ang kamay ng ating Panginoon. Tayo po yung puso ng ating Panginoon. Tayo po ang mga paa ng ating Panginoon. Isang halimbawa. Nung pumunta po kami sa Pampanga, karon po kami ng meeting doon, meron po akong nakasamang isang pastor. At ang sabi niya ganon, Pastor, alam mo ba, dati ako ay miyembro ng KMU. Leader ako ng KMU. Sabi niya ganon. Merong pastor na ano, nagwi-win sa akin. Napakakulit. Napakakulit. Sapagkat, ang dami niyang sinasabi. Pero ang sabi ko sa kanya, Pastor, bumalik ka kapag nakapag-aral ka na. Ganun po yung sabi niya. Kay pastor na umaabot. True to life to, ha? Kasi nakausap ko po eh.
at yung nagkukwento sa akin na leader ng KMU, naging pastor. Okay po? Naging pastor siya. Okay po? At nagkita nga po kami sa Pampanga at yun, nagkukwento siya. At ayaw, pastor, sabi niya ganun, sabi ko sa kanya, bumalik ka na lang, pastor, pag nakapag-aral ka na. Bumalik ka na lang, pastor, kapag masagot mo yung tanong ko. Alam niyo yung tanong niya, mga kapatid? Ang tao, sabi mo, ay galing sabi ng Bible, ay galing kay Eva at Adan. Pero bakit iba-iba ang mukha natin? Bakit iba-iba ang kulay natin? Ayun po yung ano niya eh. Ayun po yung kanyang banat. Kaya pag hindi mo nasagot yan, pastor, huwag ka munang bumalik. Pero si pastor, keep on coming, keep on coming. Share the word of God. Nakukulitan na itong lalaking ito. Isang araw, ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Eh, itong leader ng KMU na ito, mga kapatid, nakatira sa bundukan. At ang sabi niya ganoon, hindi pupunta si pastor sapagkat malakas ang ulan. Mamaya-maya, may kumakatok. Ay, hindi to malabo si pastor to. Alam niyo, pagbukas niya, ang nakita niya kay pastor na naka-slacks, naka-balat, naka-long sleeve na puti, tuck-in, kabundukan, di ba ganun mga typical na pastor kahit sa kabundukan. Mga kapatid, putik-putik yung kanyang ano, yung kanyang damit. Sabi niya ganun, pastor, bakit ka pumunta ngayon? Bakit ka pumunta ngayon? Tapos tingnan mo yung damit mo, putik na. Kasi gusto kong sabihin sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Gusto kong iparamdam sa iyo, ganyan ka kamahal ng ating Panginoon. Alam mo yung leader ng KMU na yun, naligtas, naging pastor. Bakit po? Bakit po? Kasi yung tao na yun may pakialam. Yung tao na yun, mga kapatid, ay ginawa niya yung mission na pinagagawa ng ating Panginoon. At ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Ang ating mission. Pakibasa po. Okay po, buksan po natin sa Gawa 20, 22 to 24. Dito po iikot ang ating pag-uusapan. Mga Gawa 20, 22 to 24. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aking doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Binalaan ako ng Espiritu Santo ng pagkabilanggo at kapigatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Pasahin ko po ulit yung bahaging yon. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito po ay maramdaming tagpo sapagkat nasa dulo na po tayo ng gawa ng Book of Acts at ang context po niya kung babasahin po natin sa nauna hanggang sa dulo ay nagpapaalam na si Pablo sa mga Ephesians leaders, okay po, mga pastors, mga overseers ng mga panahon na yan. At mga kapatid, nagbibigay na siya ng huling habilin dyan, mga kapatid, sa mga tag dito, sa mga pastors dyan, dito po sa Ephesus. At mga kapatid, ayan na nga, kinalungkot po nila yung sinabi ni Pablo, mga kapatid, na ako ay hindi ninyo na makikita. Sa makatwid, malapit na pong mamatay si Pablo dyan. Ang kagandahan po ng Book of Acts ay nagbibigay sa atin ng historical narrative, history. Okay po? Kung bakit napunta si Pablo sa Roma, ay sa Ephesians, sa Galacia, makikita mo yung kwento noon sa Acts. Kaya po, masarap magbasa ng Bible, lalo pa sa mga gawa, kasi historical narrative siya. Nagpo-provide siya ng history. Bakit nga ba merong church dito sa ganitong lugar? Ito po ay dahil, basahin niyo po yung Book of Acts, makikita niyo po yun doon. Okay po, provided ng Word of God, ang mga informasyon na yan, mga kapatid. Isa po sa pinakamatindi na salita na nabasa ko sa Biblia ay ito. Walang halaga sa akin. I consider my life worth nothing to me if I finish the race and complete the task of testifying the gospel. Para po sa akin, isa yan sa pinakamatitinding mga nabasa ko na sabihin po ng isang tao, walang halaga sa akin ang aking buhay
matapos ko lang yung pinagagawa ng ating Panginoon sa akin. Kung meron man tayong pinahalagaan itong ating buhay, tama po ba? Pero ang sabi ni Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lang yung pinagagawa ng ating Panginoon. Ngayon po, since na pinag-uusapan po natin yung ating misyon mula sa ating Panginoon, ano po bang ibig sabihin ng misyon? Okay po, what is the meaning of mission? Ito po siya mga kapatid. Pakibasa po natin. Ah, sige po. Wag po kayo maya. Lakasan po natin. Energy, 1, 2, 3, go! Okay. Okay. Ayan po yung meaning ng mission. Pag sinabi pong mission, specific task na ibinigay po ng higher authority sa atin. At pagdating po sa mga, tag dito, pagdating po sa mga army, kapatid, pag mission, consider it done. Ginagawa siya at tinatapos siya. Okay? At meron pong mission ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. At isa po sa mga mission na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, ano po? Isa sa mga mission na pinapagawa po sa atin ng Panginoon, ano po? Win soul. Ayan. Isa yan. Kaya po, ito po yung pinag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Ngayon po, ano-ano yung mga bagay na makikita po natin sa mission na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon? Unang-una po mga kapatid, sabi po sa verse 22 ay, walang, sabi ganun, and now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Tanong ko po, sa misyon na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon, ano po yung meron dyan? Yan po yung pag-uusapan po natin. Sasagutin natin yan. Number one, provision. Pakisabi po, provision. Pag sinabi pong provision, ito po yung binibigay ni Lord. Lagi po nating tatandaan, kapag nag-utos si Lord, sundin mo dahil merong provision. Amen po ba? At ang provision na binibigay po sa atin ng ating Panginoon, ako po naniniwala, kasama dyan, financial. Sino po dito nakaranas, sumunod ka kay Lord, pinuprovide the Lord pangangailangan mo. Amen po ba? Naranasan po natin lahat yan. Partners, magpuprovide si Lord ng mga partners sa ating paglilingkod. Okay po, pero para po sa akin, ang pinaka-importanteng binibigay ni Lord para po magawa po natin ang pinagagawa niyang misyon ay ang banal na Espiritu. Ito po yan. Para po sa akin, ito po yung pinaka-importanting provision na binibigay po sa atin ni Lord, the supervision of the Holy Spirit. Ang sabi po ni Pablo, mga kapatid, sa bawat bayan na aking pinupuntahan, sinasabi sa akin ng Holy Spirit, pagkabilanggo, paghihirap ang aking daranasin. Meron pang ganun sa English, maganda. Compelled by the Spirit. Pag sinabi pong compelled by the Spirit, ano yan? Ang nangunguna, ang banal na Espiritu. Kung bakit naroroon si Pablo, kung bakit siya pupunta sa iba't ibang lugar, bakit siya nahihirapan, bakit siya sinishare ang Word of God, ito po ay dahil sa supervision ng banal na Espiritu. Lagi niyo pong tatandaan, pag may utos ang Panginoon, may provision yan. Pag may mission, may provision. At ano po yung pinaka-importanting provision? Supervision ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ito ah, bakit kailangan po ng supervision ng Holy Spirit? Bakit ayan yung pinakamahalaga na binibigay po ni Lord sa ating mga mananampalataya na kapag inuutusan tayo, bibigay niya yan. Supervision ng Holy Spirit. At danas po yan ni Pablo. Bakit po? Bakit sa tingin niyo po? Alam po kung bakit? Kasi po, sa ganang sarili nating lakas, hindi nating magagawa yung pinagagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan natin ng kapangyarihan. Kailangan natin ng supervision ng Holy Spirit. Kung babasahin po natin yung Acts, history-wise, marami po mga ginawa si Pablo na nasa direction ng Holy Spirit. Hindi po siya kumikilos ng wala sa supervision ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba kung bakit nakatagal si Pastor Alan dito? Dahil po sa supervision ng Holy Spirit? Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit yung mga manggagawa niyo dito ay kahit nakakapagod? Naiiyak na yan. Ang daming pinagdadaanan yan pero kailangan ngumiti. Tama?
Kailangan umutis sa pangunguna, parang kala mo walang problema. Pero ang katotohanan ng mga workers natin, mga tao din sila. Nasasaktan sila, apektado din sila ng mga iba't ibang issues sa buhay. Pero tanong ko po, bakit sila nagpapatuloy? Alam niyo po kung bakit? Dahil dyan, sa supervision ng Holy Spirit. At hindi po natin kaya yan, yung pinagagawa ni Lord nang wala yan. Kaya nga po may provision eh. Pinapakita lang yan, hindi natin kaya. Hindi natin kaya mga kapatid. At naalala niyo po yung sinabi po ni Lord, kaya Sekeraya, sabihin mo kay Zerubbabel, sa Sekeraya chapter 4, verse 6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Ang context nun mga kapatid, nagpapatayo sila ng temple, natigil. Mga kapatid, natayo lang, ano? Tag dito yung pundasyon. Si Zerubbabel nagtayo ng pundasyon at natigil. For 20 years, natigil. Kaya nung ipapatayo na ulit, parang medyo nadidiscourage na sila. Pero ang sabi ng Panginoon, dahil yun yung mission nila, na gawin yung templo. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Ang mga hadlang, ang bundok na yan, sabi ganun ng ating Panginoon, papatagin ko yan. Hanggang sa makita nyo yung capstone. Meron pong dalawang stone sa Bible sa pagtatayo ng isang building. Meron pong tinatawag na cornerstone, foundation. At meron din tinatawag na capstone. At ano yung ibig sabihin ng capstone? Sa pinakataas. Pag nakita nyo ang capstone, sabi ng ating Panginoon, maghihiyawan yung mga tao sapagkat palatandaan yan, natapos na yung templo. Maraming opposition nung mga panahon na yon, kaya po natigil yung pagpapatayo ng temple hanggang sa ano lang, foundation lang. Pero sabi ng Panginoon, not by might nor by power, but by the Spirit. Ang dami pong opposition nung mga panahon na yon. Pero dahil sa kapangyarihan, dahil sa supervision ng Holy Spirit, dahil yan yung pinaka-importanting provision ni Lord na ibinibigay niya sa atin kapag siya po ay naguutos sa atin. Kapatid, yung hindi mo magagawa, magagawa mo dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ito po yung makikita natin dyan mga kapatid. Hindi lamang po dyan. Naalala po yung mga alagad. Di ba inutusan sila, go and make disciples? Yung verse 20, Lo, I will be with you. Lo, I will be with you to the ends of the earth. Eh di ba si Jesus nasa kanang luklukan ng Ama? Sino po yung sumama sa kanila? Banal na Espiritu. Kaya sabi sa Acts 1:8, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin nyo muna ang kapangyarihan na magmumula sa banal na Espiritu. Ang punto ko mga kapatid, kung bakit kayo dumami ng ganito, ito ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay po ba? Kaya maraming nababago ang buhay. Alam niyo kung bakit kayo nakakapagyaya? Hindi lang dahil makulit kayo. Opo. Opo. Alam niyo kung bakit? May touch ng Holy Spirit. May touch ng Holy Spirit. Kaya po, ito yung kagandahan kapatid. Naalala ko lang po yung istorya ng ating main church dito po sa Area E. Alam po, nagtatayo si tatay ng ano? Ng tinatayo yung maliit na church natin doon. Okay po? Tinatayo niya yung, kasi ano yun, karpintero yun eh. Si tatay, ano yun? Karpintero, piyon. Opo, nagko-construction yun. Daig pa ako noon. Okay po. Ano po siya? Asinta. Kinagabihan. Kinagbukas, ang pagising niya, giba yung asintang ginawa niya. Ayun, sabi ng kapitbahay, Pastor, may dumaan, lasing. Pinaggigiba yung ano, yung pader na ginawa mo. Tapos binabato pa tayo dun. Sa Area E. Pero you know what? Alam mo kung bakit nagkaroon ng church dun? Ganito siya. Si tatay, nasa Pandakan. Dinistino ni Papa Candelaria na ating pinaka-founder ng Philippine Assemblies of God. Nag-share ng Word of God. Ang sabi ng Holy Spirit, supervision of the Holy Spirit, sharean mo yung babaeng yan. At yung babaeng yan, yung nanay nila Pastor BJ Permin, yung nanay na yon ay nanay nila Pastora Gloria. Ayan. So, mga Permin clan, sharean mo yung babae na yan. Sabi ni tatay, yuko, kasi bungangera, tapos yung, alam mo yung sigarilyo, baliktad. Opo, baliktad habang naglalaba yan. Eh, ilan ba naman anak nun? 12, 11. Yung anak ni, opo, marami po yung anak, mga kapatid.
talagang baliktad po yung ano nun. Tapos sabi ng Holy Spirit, sharean mo. Ayoko, baka mapahiya pa ako. Tatlong beses sinabi ng Holy Spirit, sharean mo. Alam ang ginawa ni tatay? Siniran. At naligtas. Eto na. Sila po yung nauna sa Sapampalay, Area E. At hinihiling niya na magkaroon po ng Bible study. Karoon ng maliit na church. At alam mo kung sino po yung sinugo ni Papa? Nagkagulatan sila. Yung nagdala sa kanya sa Panginoon, si Tatay. Actually, yung lupa na yon sa kanila yon eh. Dinonate mga kapatid sa ano, tawag dito sa atin, mga kapatid, sa Philippine Assemblies of God. Lupa do-donate sa Philippine Assemblies of God. Nagkakitaan sila. At tuwang-tuwa sila dahil ito yung tatay ko, siya yung nag-share sa akin. Tapos ngayon siya yung magiging pastor namin. Pero mga kapatid, ang punto dito, supervision ng Holy Spirit. Nakita niyo po, pag ginagawa po natin yung mission natin, mga bagay-bagay nagkakalakip-lakip. Naalala niyo po si Pablo sa Acts 18, mga kapatid? Pumunta po siya sa Corinth. Okay, Corinth. Nag-ano po siya? Nag-share. Nag-church plant. Pero nagkataon, mga kapatid, si isang Emperor Claudius in particular, pinalayas po niya sa Roma yung mga Jewish Christian. Nung panahon na yun, ha? Nung panahon na yun. At ito po nangyari, mga kapatid, si Priscilla at Aquila pumunta sa Corinth at nagkakitaan sila ni Pablo. Eh si Priscilla at Aquila, mga kapatid, ang business niyan ay tent making. Eh si Pablo, tent maker siya. Ano po nangyari? Sanib puwersa sila. At yung Priscilla at Aquila na yan, ginamit ng Panginoon. Ang punto ko lang, under the supervision of the Holy Spirit, tingin natin mahirap. Tama po ba? Pero sumunod ka lang. Pag may supervision ng Holy Spirit, hindi ka naman niya dadalin sa bangin at mahulog ka at mamamatay ka. Pag sumusunod po tayo sa supervision ng Holy Spirit, kapatid, para po sa akin, yan ang green pasture natin. Sabi nila, ang green pasture daw ay yung tawag dito, yung Amerika. Dito sa Pilipinas, Makati, Alabang. Gusto ko yung medyo green pasture naman, di ba? Naririnig po natin yan eh. Ayan po yung mga idiomatikong pagpapahayag. Ayan po. Pero mga kapatid, naniniwala po ako, ano ba ang Sapampalay noon? Dahil sinupervise ng Holy Spirit ang aking mga magulang, ayaw ng nanay ko Diyos sa Sapampalay, kasi pagkakita nila, tapos po ng commerce ang aking nanay. Parang walang ulam doon, ayaw na. Ako nga, kaya nga ako, ayaw kong magpastor noon eh. Ang dahilan ko, ayokong mahirapan yung misis ko. Si Ate Alpa at saka ako, kami po yung nakaranas nung nakita namin. Si Sharon at saka si Galilee, medyo sarap na buhay niyan eh. Pero kami ni Ate Alpa, kaya si Ate Alpa din, ang sabi niya, ayokong mag-asawa ng pastor. Kasi nakita namin, mga kapatid, yung kahirapan talaga. Pero kapag sinupervise ka ng Holy Spirit, hindi natin aalisin yung kahirapan. Nandyan yan. Hanggat nandito tayo sa lupa, may kahirapan. Pero kapag may supervision ng Holy Spirit, kapatid, tandaan niyo po, ang disyerto pwedeng bumukal ng tubig. Tama. May kahirapan, pero mamumuhay tayo ng above sa kahirapan. Kasi nga, supervision ng Holy Spirit. At ito po yung sinasabi ni Pablo kanina. Compelled by the Spirit. Sabi niya ganun. Pakibasa nga po natin ito. Amen. Yes, lagi po nating tatandaan ang pagkilos ng banal na Espiritu ay laging papunta saan? Kalooban at plano ng Panginoon. Hindi lang nais niya maiyak kayo dito. Kadalasan, yun lang gusto natin. Ano, praise and worship. Wala pong masama sa praise and worship. Ha? Tanong ko po, bakit tayo pinupuspos? Nabalitaan niyo po ba sa Asbury? Nabalitaan niyo na po ba? Sa Amerika? Grabe ngayon, ilang araw ng revival. Hindi nila akalain, magkakaganon. Walang, sabi nga po sa article eh, walang lights, walang ganong, hindi masama ang lights. Walang mga lights, yung hindi nila planado, hindi nila expected na ganon. Nag-worship lang sila. Worship, ayun po mga kapatid, bumaba ang banal na Espiritu, mga TikTokers, mga nandyan na, alam mo mga kapatid, yung napanood ko, 6 na araw na, pero ngayon, mga 8 na yata, pang 9, ang mga tao sa iba't ibang lugar dahil nababalitaan, pumupunta.
Nagwo-worship lang sila. Mga kapatid, nararanasan nila yung Holy Spirit. Alam po, bakit ganon? Naniniwala po ako, ginigising ng Panginoon ang Amerika. Antindi po kasi talaga ng ano dyan eh. Ng tawag dito, ng, yung tawag dito, yung kaisipan o yung lifestyle dyan, ang tindi mga kapatid. Pero alam niyo po kung bakit sila ginigising at tayo din po, bakit ginigising ng Holy Spirit? Yan. Meron tayong, merong gagawin. Ang kapuspusan ng Holy Spirit, ang gabay ng Holy Spirit, lagi yung papunta sa kalooban at plano ng ating Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan yan. Hindi po yung naiyak lang tayo. Hindi po, ay, kinilabutan nga ako, sister eh. Okay, pagkatapos, ano na nangyari? May pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Pakisabi po, may pinagagawa sa atin si Lord. Naalala niyo po yung mga alagad? Nung napuspos sila ng Holy Spirit sa Acts chapter 2, ano po yung ginawa nila? Nangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, pagdating po sa misyon na meron po tayo, merong provision. At ano po yung pinaka-importanting provision? Supervision ng Holy Spirit sa ating mga buhay. At kapag merong supervision ng Holy Spirit, expect the working power ng banal na Espiritu. Amen po ba? Ulitin ko po ulit. Kapag may supervision ng Holy Spirit, expect the working power of the Holy Spirit. Punta tayo kay Pablo kasi si Luke, ito po yung kinukwento niya sa Acts eh, yung buhay ni Pablo. Okay? Si Luke ang sumulat po ng Acts kaya kinukwento niya yan. Punta po tayo, since na ang kinukwento ni Luke ay si Pablo, naalala ko po yung nakalagay sa 2 Corinthians chapter 4 na ginigipit kami magkabila ngunit hindi kami tuluyang nababuwan. Nangihina pero hindi tuluyang nagagapi. Bakit sa kabila ng mga negatibo may positibo sila Pablo? Bakit? Bakit sa Acts chapter 14, nangaral po sila sa Lystra and Derbe, alam po ginawa po sa kanila doon? Nagpagaling. Nakalakad. Yung lumpo, mga kapatid. Ayun, pagkatapos doon, sinamba sila. Ay, sila serious kasi highly ano yun eh, highly Greek influence yung lugar na yun. Sila serious. At saka si Hermes bumaba dito, sinamba sila. Pero pinunit nila yung mga damit nila, wag niyo akong sambahin, ang Diyos lamang ang dapat ninyong sambahin. Pero dumating po yung mga Judaizer. Ano pong ginawa po sa kanila? Pinagbabato sila. Si Pablo, sabi po ng description ni Luke, sa pag-aakalang patay na si Pablo, iniwan na nila. Pag sinabi pong sa pag-aakalang patay na, anong kalagayan ni Pablo? Malubha. Binato eh. Ang pagbato, hindi po yung ganito. Ay, talagang intensyon patayin. Okay? Hindi yung, ay, hindi ganun. Intensyon talagang patayin. Alam mo, pagkatapos noon, nung umalis yung bumato sa kanya, tumindig si Pablo. Kinabukasan, nagmisyon. Ano ba yan? Nagmisyon, basahin niyo po. Acts 14. Nagmisyon, at ito po, pumunta po siya sa karatig bayan, at alam niyo, sabi niya ganun, kapatid, ito, kailangan nating magbata ng iba't ibang kahirapan. Sino, siya pa nagpapalakas? Kung meron man na nangangailangan ng kalakasan, siya yon. Tama. Binato siya eh. Oh, si Pastor, hindi man lang ako dinadalaw, hinang-hina na ako. Pero samantalang to si Pablo, kapatid, nangangailangan ng kalakasan ang ginamit niya. Siya pa yung nagpalakas sa mga tao. Alam mo kung bakit? Pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya hindi mo kaya. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Kaya magandang ano to, magandang reflection. Am I working sa lakas ni Lord o sa lakas ko na? Yan. Baka kaya ako napapagod? Kaya parang wala ng joy. Kasi baka naman sa sarili na lang natin lakas. E binigay na nga yung provision ni Lord na Holy Spirit eh. Tapos pipilitin natin sa sarili nating lakas. E nakakapagod nga yan. Ang tanong ko po, bakit nakayanan ni Pablo? Ito ay dahil hindi sa kanyang sarili, sa pagkilos ng banal na Espiritu. Expect the working power of the Holy Spirit kapag tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Expect the working power. Isa pong halimbawa mga kapatid, yung isang elderly blind at illiterate ay nasiran po ng isang missionary. Naligtas. Illiterate to ha, mga kapatid, illiterate.
an elderly blind illiterate woman na siniran po ng isang missionary. Ito po, naligtas. Alam niyo ang pakiusap niya sa missionary, pwede ba na bigyan mo ako ng Bible na French yung salita? Sige, bibigyan kita. Pagdating doon, ang sabi niya ganun, pwede mo bang guhitan yung John 3:16? John 3:16. At pwede mo bang pakitupi? Tinupi. Alam niyo ginawa nitong elderly blind woman na to? Pumunta po siya mga kapatid sa isang school, nakatayo. Sa mga lumalabas, pinapabasa niya, inaabot niya yung Bible. Alam niyo po ang nangyari? 24 school boys na nasyeran niya, naging pastor. Bulag mga kapatid. Matanda na to. Hindi naging hadlang yung kanyang kalalagayan. Bakit po? Pagkilos ng banal na Espiritu. Laging kasama yan. Kaya sabi ko po sa inyo, pinakamahalagang provision ni Lord yan. Holy Spirit. Okay yung pera. Wala pong problema. Biyaya, okay. Pero pinakamahalaga, mga kapatid, yung Holy Spirit, mga kapatid. Naalala ko lang po, nagkaroon din po sa atin ng tawag dito sa area po ng evangelism. Opo, natutuwa. Dahil po sa pagkilos ng banal na Espiritu, yung isang nanay natin doon, pumasok po sa isang parlor. At alam na po natin yung parlor na yon. Sino yung makikita mo doon? Okay po? Diba? Halo-halo doon. At meron doon mga kapatid yung meron siyang identity kalituhan. Pinapaganda pa yung mga bagay-bagay. No? Identity, no? Meron siyang sa identity. Alam niyo, nasharean niya. At ang nakakatuwa mga kapatid, kinalingguhan, nasa church. Yung mga nasa parlor. Nung una, sabi ni nanay, pagdating ko, nasa labas daw. Nasa labas. Ay, Brad, pasok ka. Pasok ka, ganyan, ganyan. Tapos nung praise and worship na, kinuwento po sa akin nung nag-share, sabi niya, Pastor, alam mo ba na ano yan? Sabi niya sa akin, nasa pintuan pa lang, gusto niyang humagulgol ng iyak, pero pinipigilan niya. Tapos lalo na nung pumasok sa church, nung praise and worship, at nakikinig ng word, gusto daw niyang sumigaw kasi pumunta sa unahan. Pero pinipigilan doon niya dahil nahihiya siya. Pero you know what? Sabi kaya doon sumakit yung dibdib. Sumakit daw yung dibdib kasi pinipigilan nga niya na umiyak. Pero alam niyo po, nagkaroon po ng Bible study ngayon doon, sa parlor. Meron pong Bible study. Hindi ko po inutos yon. Hindi ko po inutos sa kanila na puntahan yon. Ang sabi naman, sige mag-evangelize tayo. Pero pinuntahan nila. Bakit po? Holy Spirit. Holy Spirit. Kaya wala tayong maipagmamalaki ngayon. Right? Wala tayong maipagmamalaki ngayon. Kasi lahat ng yan ay pagkilos ng banal na Espiritu, mga kapatid. During ng ating lockdown, at salamat sa Panginoon, naging kagamit-gamit ngayon, yung ating ginagawa ngayon, ito po, online. Meron po sa atin, meron po kaming Bible, online Bible study. At hanggang ngayon, hindi ko po pinatanggal. Kasi po meron po sa ibang bansa, nakikijoin sa amin. Okay po, nakakatuwa lang. Kilos ng banal na Espiritu, naligtas po ito, taga-Japan siya, pero Pilipino. Kung naalala niyo po yung January 2021, nagkakaubusan po ng paracetamol, naalala niyo po ba yun? Di ba? Meron eh, meron yun eh. Tapos ang daming nagkasakit, yung January yun, 2021 yata. Oh, tama, nagkasakit. Etong babaeng ito na naligtas, hinipo ng Panginoon. Ano ginawa po niya? Nagbigay po mga kapatid ng napakaraming paracetamol para pamigay po sa mga member. Nabigay po kasi tayo ng, sa mga members po natin ng mga paracetamol. Kasi nabalitaan natin, maraming mga nagkasakit. So, Ate J, mag-ano tayo? Kaso kulang supply. Kulang supply. Pero ito mga kapatid, nag-message sa akin yung sister natin to, Pastor, magbibigay po ako dyan, parating na mga paracetamol. Ay, praise the Lord. Makatulong po tayo. Pero ang punto po natin, hindi namin pinalanuhan yun. Kilos ng banal na Espiritu. Kaya po mga kapatid, expect the working power of the Holy Spirit kapag tayo po ay pinangungunahan niya. Kaya ang tanong, sino nangunguna sa buhay mo? Binigay yan, provision yan ni Lord. Provision yan ni Lord ang supervision ng Holy Spirit. Kaya dapat nare-recognize natin siya. Kaya sa paglilingkod natin, wala tayong may pagmamalaki. Okay po? Si Lord lang.
through the power of the Holy Spirit. Pangalawa, mga kapatid, hindi lamang po yung supervision, supervision ng Holy Spirit yung provision niya. Nandiyan pa po ba kayo? Ayon, okay po, para kasing unti-unti na nagwa-wonder eh. Alam niyo, nakatingin sa isang lugar pero wala nang nakikita. Tapos mamaya-maya, tutulog na yan. Ganyan yung ano eh. Tapos pag nagising, amen na tayo. Okay po, pag may natutulog, hayaan nyo lang po, baka mag-rapture. Apo, hayaan nyo lang. Okay po. Sumunod po, sabi pong ganun sa verse 24, however, I consider my life, Acts 20 pa rin po tayo, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Sinabi niya ganun, kanina, compelled by the Spirit, eto naman, I considered my life worth nothing to me. Walang halaga sa akin ang aking buhay. Bakit niya nasabi yun? Sa naunang verse 23, ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, sa pagpunta mo sa Jerusalem, bibilangguin ka dun. Maraming magpe-persecute sa'yo dun. Tapos sinabi niya ito, walang halaga sa akin ang aking buhay. It's a one way of saying, handa akong mamatay. Matapos ko lang yung pinagagawa ng Panginoon. Yun lang yun. Handa akong mamatay. Kasi binalaan na siya ng Holy Spirit, makukulong ka dyan. Okay, ipe-persecute ka dyan, hindi magiging madali yung buhay mo. Pero ang sabi ni Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Matapos ko lang yung pinagagawa ng ating Panginoon. Para po sa akin, ito yung isa sa mga linyang talagang dumali ng aking puso. Wow! Ang buhay niya talaga ay nakalaan para sa Panginoon. Alam niya yung essence ng buhay niya. Ayaw po ba isa pang meaning ng mission? Ayaw po ibig sabihin ng mission, mga kapatid? Isa pang meaning niya, mga kapatid, ay yung reason of our existence. Bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo nabubuhay? Yan po yan. Yan ang goal or purpose. Yan po yung purpose po natin, mga kapatid. At para po kay Pablo, ang buhay po niya ay hindi na para sa kanya. Ang buhay niya ay katumbas ng misyong pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Kaya sabi niya gano'n, walang halaga sa akin ang aking buhay. Nung si James Calvert, mga kapatid, ay pumunta po sa mga cannibals sa Fiji Island. Yung team niya, si James Calvert, mga kapatid, habang papunta na po sila doon sa island ng mga cannibals, ang sabi po ng naghatid sa kanila, sigurado kayo? Pupunta kayo dyan? Kakainin lang kayo dyan? Warning po ng naghatid sa kanya, sabi po kila James Calvert at ang team niya, siguradong pupunta kayo dyan? Kakainin kayo yan sa Fiji Island, sa mga cannibals kasing ganoon. Ito po yung reply nila. Ito po yung sinabi niya. James Calvert replied, we died before we came here. Patay na kami bago kami dumating dito. Nagets niyo po? Binabalaan sila, pupunta kayo sa lugar na yan, mga cannibals dyan. Sigurado kayo, mamamatay kayo dyan. Pero ang sabi nila James Calvert, patay na kami bago pa man kami pumunta dito. Ibig sabihin, pinapalagay nila na ang kanilang buhay ay hindi na sa kanila, kay Lord na. Pero hindi po overnight na magiging ganyan sila. May process yan. Pakisabi po, process. Tama, hindi po yung pagising mo ng umaga, uy, gusto ko nang mamatay para kay Lord. Eh baka nga hanggang ngayon, hindi mo pa kaya mamatay para kay Lord. Naalala ko lang po, nung kami po ay, hindi ko po ito makakalimutan eh. Nung kami po ay pumunta sa isang simbahan, magkakaroon po kasi kami ng picture taking, graduation po ito eh, sa Bible school. Eh di, habang wala pa, pupunta po ako sa bulletin board, nagbabasa. Meron po akong nabasa doon, mga kapatid, ganito siya. Ganito. Sa ganitong pagtitipon, mamaya-maya, mga kapatid, sa pintuan, may mga nagpasok ng armadong lalaki. Opo, mga nakabonit. Nakabonit. Yung isa pumunta po sa pulpit. Tinutukan ako, halimbawa. Tinutukan naman. Tapos yung iba nagkalat, tinutukan yung mga nananambahan. Ang sabi po nung nasa pulpit, Pastor, pag pinagpatuloy mo yung pangangaral mo, papatayin kita. Tapos sabi pang ganun, lumabas na yung gustong mabuhay. Mga kapatid, halos lahat po lumabas. Natira 1/4. Tapos si Pastor lumuhod, nananalangin. Tapos mamaya-maya, merong
merong kamay na umabot kay pastor, inabot siya at pinatayo. Alam niyo po, tinanggal yung bonnet. Laking gulat ni pastor, mga deacons pala niya yon. Ang sabi ng mga, sabi po ng mga nakabonnet na yon, na deacons pala, pastor, alam na natin ngayon kung sino yung tunay na mga mananampalataya. Mag-focus na tayo dyan. Ang dami nag-alisan eh. 1/4 na lang yung natira. Opo, yung pala mga deacons ni pastor, ano. Mga kapatid, ano, kaya ba natin ibigay? Sabi ni James Calvert, patay na kami bago pa man kami pumunta sa island na yan. Biglang ano eh, no? Seryoso. Pero mga kapatid, kaya ba natin ibigay yung buhay po natin para po sa pinagagawa ng ating Panginoon? Pagdating po sa mission, hindi po talento lang ang pinag-uusapan, ha? Pagdating po sa mission, hindi lang galing manalita. Pagdating po sa mission, kapatid, hindi lamang po yung kalahati ng iyong buhay. Kailangan po buong buhay. Hindi po usapin dito, kapatid, yung ano lang, yung isang araw lang. Dapat po araw-araw. Tama po ba? Ang problema sa atin, ang usaping pananampalataya, nagiging usapin pagka may cell group, pag Sunday, pero kapag ka nasa trabaho, alis muna yung faith. Naniniwala po ba kayo na hindi pwedeng paghiwalayin yun? Believer ka kahit hindi Sunday, tama po ba? Believer ka kapag kahit ikaw ay nasa, tawag dito, trabaho mo, tama po ba? Believer ka kapag ikaw ay nasa school. So therefore, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Araw-araw believer ka, hindi tuwing Sunday lang. Kaya ano po yung ibig kong sabihin? Kaya araw-araw din, dapat tayo nagsishare ng Word of God. Dapat tayo nagwi-witness. Kaya ito po yung sinabi po ni Pablo, walang halaga sa akin ang aking buhay. Si James Calvert, patay na kami bago pa man kami pumunta rito. Hanggat tinahawakan po natin ang ating buhay, hindi po natin magagawa fully yung mission na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Pag nahirapan ka, tama na muna. Kailangan muna ng conference. Tapos kapag conference na palakas, sige ulit. Tapos pag nanghina, tama na muna. I wonder, sila Pablo, saan kayang conference inatinan nila? Hindi po masama conference, ha? Hindi po masama, umatin ako ng conference, nakwento ko nga po sa inyo, di ba? Pero I wonder, kapatid, saan nila kinukuha yung lakas nila? First point natin, supervision of the Holy Spirit. At eto mga kapatid, ano po yung makikita natin dyan? Hindi yan overnight na masasabi nila at magagawa po nila na ibibigay nila yung buhay nila. Proseso yan. Okay po, proseso yan. At dito po papasok yung pangalawang punto po natin. Pakibasa po natin. If God gives us mission, una, meron pong provision, sumunod po, conformation. Okay po? Pag sinabi pong conformation, ito po yung meaning niya. The act of conforming or producing conformity, adaptation. In other words, may paghuhubog. Pakisabi mo sa katabi mo, hinuhubog ka ng Diyos. Kapatid, hindi natin magagawa ang mission na pinagagawa ni Lord kung hindi tayo huhubugin niya. Tama po ba? Hindi naman po kinabukasan, ang galing mo na. Dadaan yan. Kaya ako po talagang nabibless sa lugar na to, sa mga umawit, nagtugtog. Hindi naman sila ganyan kagaling dati eh. Yes, so totoo lang, di ba? Pero bakit ganun? Huwag mong i-compare yung sarili mo kay pastor. Ay, hindi ako katulad kasi nila, Ate Jack, nila Pastor Alvin, nila Kuya Alvin, ang gagaling magsalita. Naniniwala ka ba the way you are, pwede kang gamitin ni Lord? Pwede kang gamitin ni Lord. Hindi mo kailangang gayahin kung paano manalita, kung paanong manamit, kung paanong ganito, para lang sabihin, ay kasi pagka nilalakasan niya yung boses niya, marami nag-aamin, ganun na rin ang gagawin ko, lalakasan ko rin, para mag-amin sila. Mga kapatid, the way you are, pwede kang gamitin ni Lord. Hinuhubog, may paghuhubog. Sa misyon ng ating Panginoon, hindi ka naman agad sasalang dyan eh, tama po ba? Isasalang ka ba agad-agad dyan? Hindi. Ihuhubogin tayo ng ating Panginoon na si Pablo, kung pag-aaralan po natin sa Acts chapter 9, 10, sa Galatians, babasahin po natin, makikita natin hindi agad-agad siya naging ganyan. May training, may, eto nga po, may conformation, may paghuhubog mga kapatid. At ang kagandahan po kapatid, sa paghuhubog, si Lord yung naghuhubog sa atin. Tama po ba? Naalala ko po sinabi ni Lord sa mga alagad sa Matthew chapter 4, 18 to 22. Come, follow me, and I will make you. Tama?
Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo. I will make you. Alam niyo po kung anong process yung I will make you? Discipleship. Hindi agad sila pinasugo. I will make you. Gagawin ko kayo. Yun yung napakaganda, kapatid. Kapag ka gusto mong sumunod sa panawagan ng Panginoon, may matching paglaki pa ng mata to. Ha? Ayun yung, ayun yung maganda doon. Sa mga kamay ng Panginoon, huhubugin ka. Masarap ang paghuhubog ni Lord kasi may pagpapalo, may pagtutuwid, pero magugulat ka. Eto na pala si ganito. Nangyari na po ba sa inyo yun? Eto na pala si Brad, pambihira, pastor na. Ay, grabe to, ganyan-ganyan. Bakit po hubugin? Naalala niyo po yung putik. Nung dumaan po sa mga kamay ni Lord, ano po nangyari? Putik. Nung dumaan po sa kamay ni Lord, anong nangyari? Hinugis niya mukhang tao. Hiningahan niya. Ano po nangyari? Mula sa putik, naging tao. Nakita niyo po? Pag may plano si Lord, dadaan yan sa kanyang mga kamay. Kapag may misyon na pinibigay sa atin ni Lord, tandaan niyo po, may conformation. Kaya nasabi ni Pablo, mga kapatid, na walang halaga sa akin ang aking buhay. Bakit po? Shinape si Pablo sa ganong kalalagayan. Hinubog si Pablo ng ating Panginoon sa ganong ministeryo, mga kapatid. Kaya siya nagkaganon. May proseso. Yung mga alagad, ganon din. At sa atin din po, mga kapatid, tayo po'y hinuhubog ng ating Panginoon para magawa natin yung pinagagawa niya. Naalala ko po yung aking anak na yan, si Joshua. Nung evangelism nga po, yung grupo nila, nagulat ako dahil meron nagbibidyo. Nung pinaw sa Youth Convergence na GC, nakita ko yung anak ko sa loob ng ano, sa loob ng computeran, nag-share ng one verse evangelism. Oh, nagulat ako, mga kapatid. Si Joshua, yung ha, 14 years old, yung aking anak, nag-share doon po sa ano, ha, computeran, yung grupo po nila. At last week, may pinuntahan po ako, nagpasama lang po ako ng isang kabataan, kasi nga po, meron akong ipapalo up. Linggo, nakita ako 8 kabataan. Binati nung kasama ko, Pastor, yan po yung sinira namin, kasama sila Joshua. Naligtas sila, ngayon umaati na ng youth con. Wow. Pero, hindi ako makapaniwala talaga. Yung anak ko, nandoon sa loob ng ano, tawag dito, ng computeran, nagsishare ng Word of God. Tamang-tama, wala po dito si Hannah. Tamang-tama. Ayaw na nababanggit yung pangalan niya kapag nagpipreach po ako. Tamang-tama, wala si Hannah. Yung aking panganay naman, kapatid, nagugulat po ako. At hindi ko po alam, ito po pinagmamalaki po, hindi po dahil magaling sila, kundi shinape sila ni Lord. Hindi ko po alam bakit niya nagawa yon. Ewan ko kung ano yung pumasok sa kanyang kukote. Eh po, 2 beses niyang ginawa. Sumakay siya sa amin, papuntang Lagro, at during ng ganon, nagsishare siya sa jeep ng Word of God. Hindi ko alam. Tapos inulit niya ulit, nalayuan niya ata sa Lagro, pumunta na lang dito sa anong Minuyan. Sumakay siya sa Area E, tapos habang papunta sa Minuyan, nagsishare ng Word of God. Hindi niya sinasabi. Nalaman ko lang kay Mami. Sinabi niya sa akin, wow, nagulat ako. Pero ang punto ko, sinishape sila. Hindi nila magagawa yun sa sarili nilang lakas. Sinape sila ng ating Panginoon. Ikaw din. Pakisabi mo sa katabi mo, wala kang ligtas. Opo, tayo din po, kapatid. Hinuhubog ng Panginoon para magawa po natin yung misyon na pinagagawa sa atin. Walang magaling dito sa simula. Tama po ba? Pero habang tumatagal, the more na nagpapagamit tayo sa Panginoon, magugulat ka. Grabe yung ano, tawag dito, grabe po yung pagkilos ng Panginoon. Pakibasa po natin ito. Hindi po yan. Ito po. In doing our mission, sige po, pakibasa muna po yan. Ayan. Hindi po tinawag ni Lord yung mga qualified na, yung mga magagaling. Pero po may tinatawag si Lord na magagaling, ha? Pero ang punto ko, pagdating po sa paggawa ng ministeryo o ministry, tandaan niyo po, hindi po yan sa ilang degree yung natapos mo. Okay?
Hindi po yan sayaman mo. Sabi nga po ni, nung tawag dito, pakibasa din po nito, in doing our mission, our best version of self is beginning to unfold till we reach the kind of person God wants us to be. Naniniwala po ba kayo na sa pagpapatuloy mo sa pagmimisyon, sa paggawa ng kalooban ng ating Panginoon, lalabas yung best version mo at mahuhubog ka sa nais ng Panginoon sa iyong buhay. At ayun po yung maganda. Kaya po mga kapatid, walang iwanan. Nasa pagsunod sa Diyos ang pag-aayos ng sarili. Tama po ba? Hindi ka aayos kapag ka hihiwalay ka sa pinagagawa ni Lord. Sa pinagagawa ni Lord, doon ka nga aayos eh. Kaya po lalabas yung best version ng sarili po natin kapag tayo po ay ginagawa po natin yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, gusto po bang makita yung best version mo? Magpatuloy ka sa Panginoon. Gusto mong lumabas yung mga nais ng Panginoon na makita sa iyong buhay? Magpatuloy ka na maglingkod sa ating Panginoon. Mag-mission ka. Gawin po natin yung pinagagawa ng ating Panginoon. And lastly, mga kapatid, pakibasa po natin ito. Bukod po sa confirmation, meron pong completion. Hindi lamang po provision, yung most important, Holy Spirit. Pangalawa po ay confirmation, may molding process, may shaping process, at pangatlo, kapatid, completion. Pagdating po sa misyon ng ating Panginoon, kinukompleto yan. Tinatapos yan. Sabi pong ganun dito sa 24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given me, the task of testifying the good news of God's grace. Kinukompleto. Okay po? Tanong ko po, kailan po matatapos yung mission natin? Pag may nayaya ka ng dalawa? Pag may nadala ka na next week na isa? Oh, tapos na ako. Basta may naiambag na ako dyan. Kailan po matatapos yung ating mission? Sabi natin, completion eh. Dapat kinukompleto yan, tinatapos yan. Ang mission ng Panginoon is meant to finish, to complete, mga kapatid. Pero kailan po natin masasabing tapos na? Basahin ko lang po yung mga sumunod na mga verses. Mga Gawa 20, 36 to 38. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumaka patumalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita. Alam niyo po kung bakit hindi na nila muling makikita si Pablo? Ito po yon. 2 Timoteo chapter 4, 6 to 8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay, na ito, ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at natatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Tanong ko po, kailan natin masasabing tapos na yung mission natin? Exactly. Kung hindi pa dumating si Lord, yun yung isa. Pangalawa, kapag ka patay na tayo. Kaya hanggang buhay tayo, hanggat may lakas tayo, pakisabi mo sa katabi mo, sama-sama tayong maglilingkod kay Lord. Sama-sama nating patototohanan ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang misyon ng Panginoon ay tinatapos yan. Hindi po iniiwan sa ere. May sinimula ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya yan. Willing ka ba na matapos yan? Okay, patuloy nating ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Dito po ako matatapos. Yung sumulat po ng Yes, I'm a Pastor's Wife, si Pastora Leah Darwin. Ito po yung kanyang patotoo.
yung kanyang tatay, hindi nila maiwan-iwan. Alam niyo po kung bakit? Nag-uulianin na. Pero, alam niyo po, ginagawa ng tatay niya, ni Pastora Leia Darwin, umaakyat sa jeep, nag-share ng Word of God. Ang naiwan sa sistema niya at alaala niya sa kanyang pagtanda ay ang magbahagi ng salita ng Diyos. Nag-uulyanin na, mga kapatid. Kaya ayaw nilang maiwanan. Tumatakas, umaangkas sa jeep. Nag-uulyanin na, mga kapatid, ha? Nag-share ng Word of God. Yung ninong ko po sa kasal, si Ninong Mar, siya po'y namatay na. Pero yung mga huling bahagi ng kanyang buhay, nag-uulyanin na rin. May panahon, nakabihis, magpipreach, hawak yung attache case, pupunta sa simbahan, nagalit. Bakit wala pang mga tao? Ang sabi nung nasa simbahan, Pastor, Sabado ngayon. Nakakatawa, pero nasa sistema na niya ang maglingkod kay Lord. Kahit nag-ulyanin na, kahit mahina na yung memorya, hindi nawala sa buhay niya, sa sistema niya, ang maglingkod sa Diyos. Pakibasa po yung ating conclusion. Sabi po ni City Stud, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Hindi natin alam ang ating buhay. Hindi mo pwedeng sabihin ngayon, bukas makalawa, malakas pa ako. Maiksi ang buhay, mga kapatid. Ibig sabihin, ilagay na natin yung buhay natin sa makabuluhan. Yung may bearing sa eternity. Hindi po masamang magtrabaho, hindi po masamang mag-aral, hindi po masamang mag-ipon. Pero sa mga pagpapagal natin na yan, huwag mawawala si Lord. Huwag mawawala yung misyon na pinaggagawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi maiksi ang buhay, only one life will soon be passed. At kung ano yung ginawa para kay Lord, yun lang yung magtatagal. Lahat tayo haharap kay Lord, ipagsusulit lahat ng ating ginawa. Ang mamumutawi at magtatagal na gawa, alin po yun, kapatid? Yung mga gawa na ginawa po natin para kay Lord. At alin po yun, mga kapatid? Ito yung isa, pagbabahagi ng salita ng Diyos, misyon. Kaya po, mga kapatid, habang may lakas tayo, habang may buhay tayo, doon na tayo sa makabuluhan. Gawin natin yung mainam para po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan po ang mga nakapaloob sa ating misyon. Provision, confirmation, at completion. Huwag tayong matakot, huwag tayong magsawa, huwag tayong manginawa. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayong mag-alay ng ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay pumikit. Huwag po natin tignan yung mga katabi po natin. Hayaan po natin ang Panginoon ang kumilos sa ating mga buhay. Huwag mong bilangin yung paglilingkod mo. Walang bilangan ng paglilingkod. Mananawa ka pag binilang mo. Mapapagod ka pag binilang mo. Ilagay mo sa iyong kaisipan, pribilehiyo ang maglingkod sa Diyos. Pribilehiyo ang gawin yung pinaggagawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy naming dinudulog ang aming puso sa iyo, Panginoon.